Ben, na nagsimula pa sa ibang bansa, sa United States of America. Ito po ay tinatawag na Generation of Youth for Christ. So ito po ay programa na pinapangunahan ng mga kabataan para sa kanila rin ng mga kapwa o mga kabataan. At dito po sa Generation of Youth for Christ, meron pong mga naka-attend na ilang mga Pilipino. At ito pong mga kabataan ito ay nag-organize din. Since sobrang na-bless ito sa program ng GYC, nag-organize din naman po sila ng tinatawag na BYC or Philippine Youth for Christ. And bilang pumari po ng BYC, ang ating po mga kabataan na naka-attend sa BYC last October, November? October! Nais din po namin ibahagi sa ating mga kababayang Bicolano ang blessings na naranasan po namin dun sa PYC. At ngayon po, praise the Lord, meron na pong PYC, Philippine Youth for Christ, Bicol. So ano po yung dapat nating asahan sa program na ito? So bilang mga organizers po, ito yung mga spirit or spirito na dapat po inaasahan namin makita po mahayag sa mga buhay, mga karakter ng mga kabataan na aatin sa programa nito. First is a respect for scripture. Hindi ko na po isa-isahin. Ay, hindi ko na po i-elaborate. Isa-isahin ko na lamang po yung mga main points about this. Next is an appreciation for the spirit of prophecy and for the writings of Ellen White. And a quest for biblical holiness, a vibrant worship experience, a passion for lost souls, a cultivation of godly relationships, an exemplary and abundant lifestyle, enthusiasm for service, a commitment to the Seventh-day Adventist Church as God's remnant church, and last, an attitude of humility. So yan. At isa pa po, ang pinakagol po ng ating pagpupulong ay ang magkaroon ng sense of God's call for their life and a commitment to live daily for Him. So sana po sa ating patuloy na pakikibahagi sa programang ito, sa ating pong pag-alis, maranasan po natin ang presensya ng Panginoon at dalhin po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So ano pa po yung kailangan nating malaman? So mamaya po, para po dun sa mga nakapag-register na, pwede pong makita yung inyong mga kamay. Sa tapos na pong makipag-usap kay Ate Ivy, nakapagbayad na, nakapagpag-isa ng pangalan, makaka-receive po kayo ng ID. At sa ID po ninyo, makikita po ninyo sa likod yung summary of program. Ito po yung content nun. So yan, every morning and every evening, meron po tayong pagpupulong dito sa hall na ito. Lahat po tayo sama-sama. Ang tawag po doon ay plenary session. So lahat po nandito. At meron din naman po tayong tinatawag na breakout sessions. So sa pagkakataon po ito, bibigyan po namin kayo ng chance na pumili ng topic na gusto po ninyong pagkukosan or gusto nyo po mas, kumbaga po ay kung saan mas interesado po kayo. So meron po tayong 7 subjects. Meron po tayong topic about prayer, about devotional life, about Bible study, about music, modesty, relationships, and spirit of prophecy. So ito po ay magaganap po sa apat at bukas po magkakaroon tayo ng apat na breakout session. Sabay-sabay po itong gaganapin. Meron po tayong rooms dyan sa academy. Ipoposal lamang po namin kung ano po yung topic na i-discuss doon. So bahala na po kayong pumunta sa lecture na gusto po ninyong puntahan. Gusto po ninyong malaman. And then meron din po tayong personal time. After lunch, kayo na po bahala kung paano po ninyo bubulin ang oras na ito. Pero ni-encourage po namin kayo na patuloy pong panatilihin yung
inyo magiging mga kabir ko, sana po maging kaibigan na rin sila. And it's Jolene. Andito na po si Jolene? Wala pa. So later na lang po siguro malalaman pa po natin yung ating kung dapat tataan. Patungkol naman po, ayan, patungkol po sa ating pagstay dito sa lugar na ito. Pabahagi po ni Ate Jolene.
So para po dun sa mga ngayon, paiwan po kayo after the program. Palista po ninyo yung pangalan ninyo and para isahan na lang po yung pagbili namin. Siguro sa diet or kung saan man may mga lang dyan. Kung gusto po talaga ninyo, pero hindi naman po namin kayo nire-require. Magkano ka po kayo? Magkano ba yung sa 95? 95. Maganda kami at pagpapalit.